Cavite City, ang tinaguriang CC Capital of the Philippines. At today ay isa na namang travel for food experience ang handog namin para sa inyo. Umpisahan natin ang food trip sa isa sa pinakapopular at talaga namang ipinagmamalaki ng mga Kapampangan. Mapaulam man o pulutan, sino nga ba namang hindi matatakam kapag sisig na ang pinag-uusapan? Madalas itong available sa kahit anong restaurant sa Pilipinas, pero dito natin siya tikman sa kanyang mismong pinagmulan. Located sa Angeles City, ito ang aning lusing sisig na matagal nang namamayagpag pagdating sa pagiging authentic at original. Siya na rin mismo ang kinikilala at tinaguriang sisig queen ng Pampanga. Kaya ewan pa mo rin ngayon may takman. Tara ka ng tani. Maganda na mga kaps! Sa inang na mga kaps! Nandito tayo sa Grossing Angeles City para tikman ang ever famous aling lusing sisig. At ngayon lang natin mapapasyal si Tata sa mga sisig. Tagal lang itang niyaya dito. Ngayon muna ako dinala ang reyna ng mga sisig. Pero hindi lang isa. Mamaya may mga pupunta pa tayo dito sa Pampanga. So, parang na rin siya ang travel for food. Pero instead na lumayo tayo. Sa hometown. At tikman agad. Ay, teka pala. Mayroon. Rule number 2 muna tayo. Rule number 2 mga kaps. Para kay cameraman natin. Cheers tayo. Sabay-sabay. Para kay aling lusing. Tikman na natin agad. Padulas. Ang pinagmulan ng lahat ng sisig. Ito na yun. Ito na yun. Mamaya na natin pagkwentuhan kung paano nagsimula. Yan. Tikim. Wala mo nang galing tao. Tikman natin yan. Cheers. Cheers mga kabs. Okay. Panalo to kabs, ha? Ito yung... Okay siya. Ito yung sinasabi natin pagdating sa... Yep. Usaping Kapampangan sisig. Mm-hmm. May tamang smoky flavor siya. Mm-hmm. Peppery. Kasama ko yung paminta, tapos white onion, which is nakikita talaga na yung ibabaw white onion. Ginamit instead of red onion. Kasi pagdating sa salad, yung mga white onion is talaga naman nakaka-enhance ng flavor. Nakita ko kanina, kasi tinatagtag nila ito. Mm-hmm. Yun ang talagang sisig natin, hindi siya yung chunky sisig. Talagang dinuro siya na ano. Okay na okay din. Lagyan mo natin ng kalamansito. Lagyan mo ng kalamansito. Masarap yan tapos na sinasabay mo siya sa kanin. Tapos meron kang sausawan na toyo. Oh. Toyo mansit. Mm-hmm. Lalagay mo dam. Tapos lalagyan mo siya ng pabala mo. Oo. Pwede rin pang pulutan pero syempre, pang-ulam natin ito dito. Pero yun lang ang aling gusto ng sisig. May mga iba-ibang brand yan eh. Kaya sa daw, meron din yan. Meron din. Pero ito yung pinaka... Kung saan siya na? Ito yung main. Sa Crossing. Oo, sa Crossing. Nakita ko nga, Abses, ang dami na picture dito. Mm-hmm. Mga lumang picture, may history talaga. Kasi nakita ko doon, since 1974 pa pala ito. Matagal na ta. Oh, at iba't ibang personality din ang pumunta dito. Oh. Katulad ng... Si President Duterte, nakita ko doon. President Duterte, andito din. Saka si... Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Yung chef, ayan. Ang aling lusing sisig, actually, tinuturing siya na pinaka-original sa mga sisig Kapampangan. Lately na lang din na nailagay siya sa sisling, pero originally, hindi naman siya sisling. Kung bakit naging sisig yan ni Aling Lusing? Kasi nung unang panahon daw, early 70s, nag-iihaw si Aling Lusing at aksidente niyang nasunog yung ulo ng baboy. Pero nangihinayang siya para hindi niya nalang itapon. Tinagtad niya, itinimpla niya. Ginawa niya ng paraan. Naging sisig. Ako na alam mo yung history ng sisig, ha? Kaya mga kabis yung kabis, yes. Puro Kapampangan yan. Mula bottom hanggang top kung paano gawin yung original sisig, alam na alam mo ko. At saka meron ding atay. Mararamdaman mo siya. Hmm. Sinubo mo yung pagkain o yung sisig ni Aling Lusing. Mararamdaman mo meron siyang samang atay. Meron din siyang mga puting sibuyas dyan. At talagang yung pepper mga kabis, yun talaga yun. Ha? Sobrang sarap. Naubos ko agad yung sa akin. Thank you. Ito na nga pa yung mga kaya. Bilang mo naman maubos yan. Kaya-kaya pa lang. Magta, no? Madami na tayo natikman na ibang version ng sisig. Chefs. Pero ito, para sa akin, iba talaga kung saan nagsimula. Pero hindi pa tayo tapos. Alam mo, madali na naubos mo. Nagpapusog ka. Mga kapupurgahin natin at dito si Tata. Dito ako. Dito ang sisig. Meron pa isang sikat na sisigan dito sa Pampanga. Meron sa Angeles naman. Angeles, Pampanga. Meron pa isang place. Huh? Ilipat tayo doon ngayon. Excited na ako. Tara na. Let's go! Lipat naman tayo dito sa Santo Domingo. Dito pa rin na sa Angeles City. Ta para sa panibagong set na naman ng iba't ibang sisig. Iba, nasa lamesa natin, Kabses. Ibang sisig mula doon sa pinuntahan natin kanina. At panibagong version na naman, pero Kapampangan pa rin dito sa Milas dahil meron sila ditong sisig na plain kung tawagin. Plain sisig. Sa Kapampangan naman ang tawag namin dito, sisig matwa. Ayun. Para iba to, Kabses. Oh, tama. Para nga siyang kalawin, ano? Na parang pinakuluan ng ibaboy na tinga. Tapos yan, silagyan ng mga sausawan na suka.
ganyan. Meron din naman sisig na ganyan. Ito yung sisling sisig. Yan ang sisling sisig ng Milas. Yung ano niya, texture niya iba din sa kanina. As in, parang ano naman to eh. Kung kay Aling Lusing is parang tenga at saka yung piskita. Mm. Ito naman eh, mga laman-laman ng baboy. Subukan agad natin. Kanina ako nag-aantay. Rule number one muna. Yeah. Yes, hindi tayo. Ang pagbabalik. Rule number one. Let's go. Ako dito muna sa sisling-sisig ng Milas. And ito ang itsura niya, mga kaps, ang texture. At kapag kinain mo siya, hindi mo na muna kailangan ng toyomansi. Subukan natin. First time ko matitikman niya sisig na ganito. Mm. Walang buting tenga. Buting tenga. Para siyang ano, mga kaps, para siyang talag na baboy. Ayaw. Kasi nandiyan yung pulang sibuyas, dahon ng sibuyas, at saka supa. At may siling red din. Ha? At ito, ang Milas ay tinawag na Milas Tokwat Baboy. Mm. Parang ibig sabihin ba nun? Yun yung ano, yung pinaka-main. Tignan natin. Subukan natin ta. Yung Tokwat Baboy ng Milas. No? Tama-tama yung asin ng sauce. Tama-tama yung alat. Sabay natin ang tokwa. Okaw natin dito. Suka talaga yung pinakasabaw niya. Kasi suka. Ang sarap na combination talaga. Hindi ko ma-explain. Iba-iba version, iba-iba itsura kanto. Pero tawag nila sisig. Ano ba ibig sabihin ng sisig? Sisig, ang ibig sabihin kasi yun is kumain ng maasim. Mm. Kaya ang meron tayo dito na lumang sisig, is talagang suka. Suka lang. Parang suka lang. Tama. Pero yung iba naman, like yung mga sisling, lalagyan din nila ng suka at kalamansi yan. Madalas ito ay merong kalamansi. Mm. Ang sisig kabambangan. At kung mapapansin natin, mga kaps, talagang medyo parang crispy naman ang version ng Milas sisig. Hindi siya parang, katulad sa kanina, is parang inihaw. Inihaw yun. Ito naman is parang pina-crispy. Mm-hmm. Pero masarap na masarap din talaga siya. So pagkukumparahin natin yung dalawang pinuntahan natin, sobrang sikat nila, mga kaps, dito sa Angeles City. Kaya siguro tinaguri ang sisig capital of the Philippines ito. Dahil marami ang mga sikat pa na sisigan dito. Too many to mention, mga kaps, hindi natin mapupuntahan lahat. Sobrang dami. Based sa experience, based sa lasa, may karapatang sabihin sisig capital. Ito ang pampanga. At saka kung dahil dito sa dalawa natin pinuntahan, ano ang boto mo dun sa kanina o ito? Magkaiba sila kami, Fred. Mm. No? Yung kanina kasi, siya yung naging inspirasyon ng mga sisig. Mm. Si Aling Lusing. Doon nag-umpisa. Doon nagsimula lahat. Siyempre pag na-inspire ka, i-enhance ko ng enhance. Mm. Kaya ang iba yung lasa nito, magkaiba silang lasa. Para sa akin, ha? Mm. Gusto ko ito. Well, ang opinion ko naman dyan, kung gusto mo ng authenticity, ng smoky flavor, ng peppery flavor, at saka yung talagang mama yung inihaw ito na may asim-asim, yung kay Aling Lusing ang piliin nyo. Pero kung gusto nyo ng malaman, makarni, makrispy-crispy, at lalasan mo din yung atay dito, sarap. Mas pipiliin ko rin ito. Masarap. Parehas silang masarap. Kung magkaibang way, magkaibang version. Pero kung papipili ka mga kaps, parehas naman pwede. Pero kung isa lang talaga, sino pinaka para sa akin sa araw na to? Ito, sa Milas. Maraming salamat sa staff ng Milas Sisig sa pagpapatuloy sa atin dito. Napaka-hospitable nila talaga. Ang dating namin kanina, inasisig-sisig talaga. Thank you very much. Ganun din sa Aling Lusing staff. Thank you very much. Napaka-welcoming din po ninyo. Maraming salamat sa experience na ito na lagi pa rin kayo sumusuporta sa mga pinupuntahan namin. Salamat mga kaps. Aling, nabusog namin kayong araw. Gana nga ay nag-enjoy din kayo sa aming pamamasyal. Dito lang sa bakuran namin. Pampanga. Pampanga. Kasi doon, dito na muna dahil madami na ang tao dito sa Milas Sisig. Kailangan nating mag-sit. So muli po kami ni Anting. Kaya TV210 na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Mga kaps, huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Cheers! Cheers tayo dyan. Manyakan! Kenny! Bye! Peace out! Tama ko dadaling susunod dito sa Pampanga. Doon naman tayo, sisig ulit. Isang bantang pagmarakul, matwang pare ng ako. Parang leging paropang, buntong ni Alaya. Mekeni, tuki ka, malaos ka Pampanga. Mekeni, tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Ate, tuki, libot, turut, eto, ke.
ilog, kamaru. Ding-dong at sang walang lang.